Good morning guys, this is Mami La and right now nandito naman tayo sa Metro Manila. So wala na akong mag out of town, so let's discover Metro Manila. And in particular, nandito ako ngayon sa Luneta. Tingnan naman natin ngayon kung ano yung mga merong bago dito. Kasi it's been a while na nakapasyal ako dito. So pasukin na lang natin sa loob at ano, baliktanawan kung ano yung dati nating pasyala na nakagawi anong mga bata pa tayo. Naman dyan. So, magpasok dito, may entrance tayo. So, alam naman natin, may entrance at exit. Para naman sa ganun, orderly ang pagpasok natin sa Luneta. Mga nawawala dito sa Luneta. Punta kayo dito sa Aguinaldo House. Ito kasi ngayon na nagsisilbing security house dito sa Luneta. So, kung may mga gusto kayong malaman at makahingin na rin ng mapa kagaya ko, dito kayo pumunta. Ito ang trivia. Alam nyo ba na ang Rizal Park ay ang 8th best park in Asia? Una sa lahat, kailangan pag pumunta tayo dito sa Luneta, magkaroon tayo ng souvenir. Oo nga, at may dala tayo mga cellphone, pero iba pa rin yung tangkilikin natin yung mga dating nakagawian na 50 pesos na meron kakagad na photo souvenir dito sa Luneta. Mula sa entrance, makikita nyo dito sa gitna yung flower clock. Sa bandang kanan naman ay nandoon ang Japanese Garden. Nakahanay na rin dito yung Chess Plaza. Sa mga walang dalang chess, alam nyo ba na pwede kayong mag-rent dito kay La Kuya sa halagang 20 pesos lang sa loob ng isang oras. Kung di ka naman marunong mag-chess, pwede ka rin namang magdama. So ano ka ba, puti o itim? Ayan si La Kuya, siya yung nagpapahiram ng chess dito. At syempre pa, hindi ka naman mamimiss kasi malaking-malaki ito. Makikita mo ang musical dancing fountain. Napakaganda nito pagdating sa gabi. Ang Rizal Park Open Area Auditorium, ngayon meron na siyang bubong. Yung time noon, wala pa kaya mainit. Pero ngayon, convenient na na magkaroon ng mga performance dito. Magandang pumunta ngayon dito sa Chinese Garden kasi alam nyo ba na wala na ngayong bayad ang entrance ng mga pwede nating pasyalan dito. Malapit sa monumento niya ay makikita nyo rin ang Rizal Park Visitor Center. First time po makapasok dito at alam nyo ba, nasa likuran pala nito makikita yung Martyrdom of Dr. Jose Rizal. Dito siya kung saan mismo binaril. Memorize mo ba yung Adios Patria Adorada? Ito na nga yung exact spot kung saan din na rin si Dr. Jose Rizal noong December 30, 1896. Katabi nga nito yung Rizal Monument, built in 1912 daw, at ang ating napakataas na flag. Diba? Napakataas niya. Pagtawid mo naman, makikita mo yung famous na Carabao at Calabao. Nasa bandang likod naman ang Manila Ocean Park. Bukas na uli siya at for now, medyo tumaas ang rate syempre kasi after the pandemic. Pero meron silang early deal online, 680 plus lang at makikita mo na halos karamihan. Pwede ka na rin dito mag-staycation kung meron ka namang alam mo yung gusto mo ma-enjoy. For now, pansin ko, wala pa namang bago dito sa Manila Ocean Park. Pero yun nga, masarap din namang balikan ulit yung lugar.
Nadaanan din namin ang sikat na Kirino Grandstand. Tumaan na rin kami sa Manila Hotel. So from here, maglalakad na kami going to Intramuros. Pwede ka naman sumakay, pero sayang naman yung scenery dito na madadaanan. At saka isa pa, napakalinis ng lugar at makulit. Kaya masarap maglakad. Marami rin mga sculptures, monumento na makikita dito along the way. Kung di nyo naman kaya maglakad, actually merong mga bike na nag-aano na pwede nyo sa camp papuntang Intramuros. At ito na nga, malapit na kami sa entrance. Kaya guys, to continue ang aking vlog. At ito naman itututok sa Intramuros. Bye! Till next time, do follow me, Lariza Garcia, sa YouTube account ko. Instagram is TheMiguel113. Follow and subscribe na guys para masamahan niyo ako kung saan man ako mga nagliligaliw at nagagagala.